Sir, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagkukokain. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that every... Hindi lang leader. Lakang leader dito. Maraming mayor dito nagkukokain. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. Supalpal, ito pong mga nagpapakalat ng pulboronic video di umano laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mismong pinopoon nila, hindi po naniniwala doon. Tama nga naman itong si Rodrigo Duterte na kung meron talaga yan, matagal nang lumabas yan. Wala, kaya hindi nila mapalabas. Dito, alam natin kung ano ang issue, kasinungalingan na pinapakalat ng mga pumupuon dito kay Rodrigo Duterte at pinabulaan na no other than the former President Rodrigo Duterte na walang pulboronic video. Pero ano kaya ang masasabi dito nitong si Rodrigo Duterte sa mga issue na binato sa kanya ni Arturo Las Cañas? Sa ating kasing pagkakaalam at katulad din po ng ituturan mamaya sa interview na pakikinggan po natin kay Antonio Trillanes, never daw pong in-address sinagot o kung anuman ang naging reaksyon nitong si Rodrigo Duterte sa mga sinasabi po nitong si Arturo Las Cañas. O pakikinggan po natin muli, babaliktanawan po natin ang dalawang parte ng pahayag nitong si Arturo Las Cañas kung ano daw po ang kanyang mga ginawa, ang mga inutos ng tinagurian po nilang Superman, walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Ang pag-uusapan po natin, ito pong issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng di umano'y crimes against humanity. At ayon po sa paniniwala ng dating senador na si Antonio Trillanes, nakita ko ito last time sa Mega Mall pero syempre dilaw kasi ito kaya ayoko na mag-associate sa mga kalaban natin sa politika. Ganun pa man, ang paniniwala nitong si Trillanes ay tapos na po sa pag-imbestiga ang International Criminal Court Proverbs. At naniniwala siya na ang mga pangunahing player para sa paglabag sa crimes against humanity ay tapos na pong imbestigahan. Kapag ka tapos ng imbestigahan, meron na silang basis para po isampa ang kaso sa International Criminal Court. At aalamin po natin yan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero ito pong mga alegasyon kasi nitong si Arturo Las Cañas na mamaya mapapakinggan po natin ng buo, wala po itong pagtangging ginawa itong si Rodrigo Duterte nor in-address niya ang mga alegasyon na yan. Sabi nga sa kanya ni Arturo Las Cañas, pareha silang graduate ng abugas siya. In fact, abugado si Rodrigo Duterte at siya nakagraduate lamang. Pero kaya niyang i-prove na totoo ang kanyang mga sinasabi o kahit magdebate daw siya, silang dalawa nitong si Rodrigo Duterte. O pakinggan muna natin una ang mga tinig o ang tinig dito nitong si Antonio Trillanes, yung kanyang mga sapantaha, educated guess ayon sa kanya about sa ginawang investigasyon daw ng International Criminal Court. Medyo maglalaylo muna ako sa pagsasalita, kaya i-focus lang muna natin ang ating mga tainga sa tinig ng mga mapapakinggan po nating individual. Una, itong si Antonio Trillanes. Pero kung kinakailangan mag-react po tayo, re-reactionan po natin. And thereafter, ito pong si Arturo Las Cañas. Pakinggan po natin ang interview na ito kahapon kay Trillanes.
Thank you po. So, partner, sige, simula mo muna. Okay. Kayo po ba'y naniniwala, Senator, na nandito na nga ang mga investigador ng ICC? I wouldn't be in a position to either confirm or deny that. I believe itong mga ganyan, highly confidential yung mga ganyan lahat because lives would be at stake. Not only the lives of the ICC personnel, but also the witnesses na interview nila kung meron man. So, ito, parehas po ito doon sa tinura ng isang abogada ng mga biktima na ang lakad nga po ng ICC ay highly confidential. Ibig sabihin, hindi nila ipapaalam, not even to the government, kung sila po ba ay merong presensya na dito sa ating bansa. Pero siyempre, sa parte ng gobyerno, hinihimok nila na makipag-cooperate o magpasintabi naman ito pong ICC sa kasalukuyang gobyerno. Ngunit kung hindi po iyan gawin ng ICC, wala naman pong magagawa ang Pilipinas sapagkat no other than the president and the officials of this government na nagsabi na wala pong balakid para po sa mga ICC probers na pumasok po dito sa bansa. In fact, sasabihin nga rin po dito nitong si Trillanes na hindi naman even declared persona non grata ang mga tao na ito. Kaya walang kadahilanan para po sila ay pigilan. Pero siyempre, ang Pilipinas hindi po at this time makikooperate sa isinasagawang investigasyon ng ating ng ICC. Ganun pa man, walang magpipigil sa anumang ahensya ng ating gobyerno para pigilin nga ito pong ginagawang investigasyon o kung natapos na ito ng ICC. Sa paniniwala kasi ni Antonio Trillanes, mga tol, katulad ng nasambit natin kanina, tapos na po ang investigasyon na isinagawa ng ICC probers. At kung tapos na, baka ine-expect natin labasan ng warrant of arrest kung hindi mag-a-appear itong si Rodrigo Duterte diyan po sa International Court. Tuloy natin ang pakikinig dito po kay Antonio Trillanes. Sigurado, ang mga didishit ay galit na yon sa mga pahayag nitong si Trillanes. Higit sa lahat, syempre, yung mga pahayag ni Arturo Las Cañas na hindi natin alam kung makatotohanan ba o hindi. Pero yan ay naniniwala si Trillanes na bahagi po ng ebidensya o testimonya na ipinasa na sa International Criminal Court. Pero posible po ba, Senator, na makapasok sila sa ating bansa na hindi man lang magbigay ng abiso sa pamahalaan? Kumbaga, stealth mode. Pwede bang ganun? Hypothetically, pwede yan. Dahil wala namang bar sa kanila from entering the country, no? Hindi naman sila mga persona non grata. And niliwanag ng mga ensya ng gobyerno na pwede silang pumasok. Hindi lang sila makakapag-engage directly with the government agencies. Yun lang naman yung sinabi. But ang ano ko lang, ang pansya ko lang or ang aking educated guess ay tapos na nila yung kanilang investigasyon doon sa mga pangunahin na akusado dito sa Crimes Against Humanity case. Mm. And they were able to do that based on your educated guess, Senator, without being here o kinakailangan din na nandito sila mismo para magsagawa ng kanilang investigasyon? Kasama na po yun, ano? Kung ang ating educated guess ay natapos na ng yung kanilang investigasyon doon sa mga pangunahing akusado, ibig sabihin nun, nagawa na rin na nila yung kailangan nilang gawin dito sa bansa. Yun ang aking educated guess. Opo. Pero ang tanong po, ito rin po tinanong ko kanina eh. Kung halimbawang nakapunta sila dito, nakapasok, nakalabas, at walang abiso man sa pamahalaan, hindi ho ba babalik din yon sa ICC na nanghimasok sila? Ano po yan? Those are assumptions, no? We can, sabi ko nga, we can speculate, we can assume either merong tacit approval or walang approval altogether. But ultimately,
yung ICC, alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin, no? Mutulin natin sandali, ano? Sa aking opinion, sa mga napanood ko pong pagsasalita, particular ng ating Office of Solicitor General, o si Solicitor General Menardo Guevara, there is nothing to prevent the ICC probers to conduct their investigations sa Pilipinas. Kaya kung gawin man nila ang pag-iimbestiga sa kasalukuyan without cooperating sa ating, without even informing the government, ay wala akong nakikitang panghihimasok po doon. Ano? Kasi ang linaw-linaw naman ang sinasabi po ng ating gobyerno na pwede silang mag-imbestiga dito sa Pilipinas, pero don't expect the government of the Philippines to cooperate with them. Yun ang malinaw eh. Yun ang established policy ngayon, considering na tayo po ay hindi pa po nanunumbalik dyan po sa International Criminal Court. However, nagkaroon kasi ng decision doon sa apila ng ating gobyerno na huwag ipagpatuloy ng prosecutor ng ICC ang kanilang ginagawang investigasyon in favor para sa mga biktima. At syempre, talo po doon ng ating gobyerno. Kasi sinabi ng nabanggit na appeal tribunal na pwedeng mag-imbestiga ang probers dito sa Pilipinas. O, kaya, again, uulitin lang natin ha, para sa kaalaman po ng lahat, sa aking paniniwala, ako naman ay hindi abogado, opinion ko lamang po ito, walang panghihimasok na ginawa ang ICC kung sila po ay nagsagawa lang naman ng kanilang investigasyon, even kahit hindi po nila in-inform ito sa Philippine government. Kaya nga, confidential eh. Kasi pagka-confidential, parang pera lang yan na 125 million pesos na ginasta sa loob ng 11 araw na hindi pwedeng malaman ng publiko. Ganun ba yun? Naisingit ko lang mga tol. Tuloy natin ang pakikinig dito po sa dating senador na si Trillanes. For sure, hindi yan mag-i-intrude sa soberenya ng isang bansa. No? Kaya pagdating yan sa trial, lahat ng requisites ng kailangan gawin ay nagawa nila. Mm-mm. Kasi so, hindi naman kasi they're upholding the rule of law, hindi ba? Mm-hmm. Kaya hindi sila pwedeng ang manguna na hindi ito sundin or to violate the rule of law, international man or local. Hindi po ba? Yes, for sure. So dapat ganun ang assumption natin. Mm-hmm. Kaya hindi natin sila nakita rito or hindi natin alam kung nag-abiso sila o hindi, huwag natin i-assume na naglumabag sila ng batas. Yeah. Dahil sila nga ay isang international body na supposed to be ay sumusunod or very faithful sa kanilang mandato. Mm-hmm. Senator, baka ewan ko lang kung nababasa nyo, no? Pero naglabas po na parang series yung pong Vera Files, no? Na ang kanila pong artikulo ay patungkol po dun sa mga inilalatag o inilalahad po, no, ni dating Police Officer Arturo Las Cañas patungkol dun sa umano'y mga gawain nila na di umano'y Davao Death Squad na sa mga utos mismo daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o dating Mayor, eh marami nga daw sila mga tinangkang patayin at pinatay as DDS members. Sa tingin niyo po ba, magagamit po ba rin po itong mga nilalatag po ni Arturo Las Cañas na ebidensya ng ICC? Sa ating pong pagkakaalam, yung pong testimonya ni Arturo Las Cañas ay naibigay niya na sa ICC. Mm-mm. Ito po, may proseso din kasi yung ICC. Okay. Now, established ha, ayon kay Trillanes na yung mga testimonya nitong si Las Cañas ay naibigay na sa ICC. At itong mga DD sheets, sa paninira nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, lagi nilang sinasabi, sagutin mo yan, sagutin mo yan, sagutin mo yan. Sinagot ba ng ating mahal na Pangulo? May mga pagkakataon na sumasagot siya sa issue kapag tinatanong sa kanya ng mga reporter mismo during live press conference. Pero, yung mga bagay-bagay na alam naman natin na walang kwenta, hindi na po kailangan yung sagutin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito, naisip ba nilang itanong ito kay Rodrigo Duterte? Sinabi ba nila kay Rodrigo Duterte, sagutin nyo yan,
Mr. President, tinanong ba nila yan kay Rodrigo Duterte? Hindi. Kasi alam nila na even si Rodrigo Duterte, hindi po ito in-address, hindi po ito pinansin, at hindi niya rin ito dininay. Ano? Pero pinagdidiinan ni Arturo Lascañas na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, pupunta tayo dun sa konteksto ng kung sino ang nag-aakusa ay siya ang dapat magpatunay. Ang mga DDS laging nag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat kayo ang magpatunay, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dito kay Lascañas, nag-aakusa siya at willing niyang patunayan ang kanyang akusasyon laban kay Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang buo, ang dalawang parte na ito ng mga pahayag ni Arturo Lascañas kung saan sasabihin niya po rito ang mga katagang si Superman or Rodrigo Duterte is the Lord of Drug Lords and the most dangerous person in the Southern Hemisphere. Pakinggan natin ito, mga tol. Okay, today is November 17, 2023. This is Antonio Montalvan, writer of Vera Files, and I am here to interview Mr. Arturo Lascañas. Sir, I have some questions for you, if you don't mind. Yes, sir. First question, sir, is Edgar Matobato mentioned that Superman really owned a Shabu laboratory. Do you confirm that? That's correct. That's correct. Do you know the exact location? Have you seen the laboratories yourself? I have seen the Domoy Shabu laboratory for several times because I was instructed by Mayor Duterte before with Sanibel Ventura to escort an alleged canned factory delivered to the Toril Export Complex. The canned fish factory? The canned fish factory allegedly for export to Malaysia, but it was all a Shapuk laboratory. Were you able to go inside? Not exactly that I was able to go inside, but I was see Michael Young outside when we talked about the extortion of the traffic police in the Toril area in their panel delivered to the Toril Peaceport. We delivered to the Toril Peaceport more than 3 times. I see. It was all drugs. All drugs? Shabu. And one person told me, the owner of the... Uulitin po natin, ha. Basic po ito. Ang nag-aakusa ang dapat magpatunay. Sila, inaakusahan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila dapat ang magpatunay. Si Lascañas, inaakusahan niya si Rodrigo Duterte ng mga katagang binanggit niya na rito at babanggitin pa. Pero willing siyang patunayan ang kanyang akusasyon. Shipping plate that was rented by Charitan. Mr. Cascabel, I do not know his first name. He said, this is from the drug Shabu laboratory of Duterte. Very sensitive. So the Shabu came from the canned fish factory. And it was it was sent to the police. This guy's it as a canned fish factory, but it is a Shabu factory. I see. That's why Duterte ordered us, me and Wilkins Villanueva, to kill all the workers in the chemists of the Davao Shabu laboratory. And I can pinpoint, even up to now, where I buried their bodies. So, to inform all humanity, not only in the southern Philippines, in Mindanao, or in the upper part of Davao City, Duterte is the lord of all the drug lords in the southern Philippines.
He is the most dangerous person in the Southern Hemisphere. You must know it, Filipinos, rise up. And this canned fish factory in Toril, was it the only Shabu laboratory in all Davao City? No, there is another Shabu laboratory. It was in Barangay Obrero. Barangay Obrero? Yes. That's what I know. Barangay Obrero in Dumoy, Toril. Okay. That's it. So, and there are two? There are two. Shabu laboratories. Who owned the, who operated the one in Obrero? In Obrero, it was Michael Young. Also Michael Young? Yes. The same with the canned fish factory. Yes, Michael Young and okay. Charlie Tan. Dito sa ikalawang parte ng kanyang interview, sasambitin naman dito nitong si Las Cañas na meron pong tinangkang ipapatay itong si Rodrigo Duterte sa halagang 1,000,000 piso. At ang pinaka nakakagulat, kasama sa tangkang pag-utos na ito ng pagpapatay, si Pastor Apollo Quiboloy. At nag-ambag din daw po ito ng 1,000,000 piso. Isang religious leader. Sinasabi ni Las Cañas na nagbitiw o handang magbitiw ng 1,000,000 piso para lamang patayin ang isang pare na critics nito pong si Rodrigo Duterte. Kasi ayon kay Las Cañas, hindi daw kayang mag-stand sa critics nitong si Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, picon po ito. At hindi niya kayang i-entertain ang anumang kritisismo kapag ang pinag-uusapan ay kanyang pagkatao. I'm not so sure if this appeared in your affidavit or in Mato Batos, but I think at one time, in your affidavit, sir, at one time you did not follow an order to kill. Yes, yes. Because the one that he wanted killed was Father Pete La Mata. Yes. Why did he want to kill Father La Mata? Wanted to kill Father Pete La Mata because La Mata, during his homily, always attacked Duterte. In his homily? In his homily. And Duterte wanted me to shoot La Mata. I said, Mayor Duterte, no, we will use light. And he said, make it Pastor Arturo. That is 1,000,000. Padre Pete La Mata. Including Quiboloy will be another 1,000,000. That is true. That is true. That's why I dilly-dallied the order with Jim Tan. I did not follow the order. I did not follow the order, but Sunny gave me 200,000 as operational fund. But the funding for Mayor Duterte, against Father La Mata, for Mayor Duterte, 1,000,000, and for Quiboloy is 1,000,000. So you dilly-dallied and until you never got to kill Father La Mata, no? Yes, until the time when Lilo, because it was a the aftermath of the election. Yes. Yeah, I've heard of this, that Duterte was very angry at Father Pete La Mata. Usually, sir, he gets angry at people when these people criticize him, no? I think that's the same thing that happened with June Pala. Yes. Sir, another question. Okay. Were you at La Quarry when... Mapapakinggan nyo naman yan dyan sa podcast ng Vera Files. Kayo ang humusga kung totoo ba yan o hindi. Pero ang sa atin lamang, gusto kong i-establish sa harapan ninyo na ang nag-aakusa ang dapat nagpapatunay. Si Pangulong Bongbong Marcos lagi nilang inaakusahan. Lord of Smuggling, kung ano-ano man, pulboronic video. Sila magpatunay na may mga ganong situations. Dito, inaakusahan nila sa Cañas si Rodrigo Duterte na nagpapapatay ng tao at Lord of Drug Lords. Si Las Cañas ang magpapatunay.